ating life encouragement ay makikita natin sa Luke chapter 18 verse 1 ang sabi, "Always pray and never give up." Mathematics 2, ang ating aralin ay paghahambing ng unit na panukat, haba sa metro o sentimetro, bigat sa gramo o kilogramo, at capacity sa mililitro o letro. Ang layunin sa araling ito ay matututuhan mo ang paghahambing ng unit na panukat sa metro o sentimetro, bigat sa gramo o kilogramo, at ang capacity sa mililitro o letro. Naglakad si Leo ng 600 sentimetro, samantalang si Alan ay naglakad ng 9 na metro. Sino kina Leo at Alan ang mas mahabang nilakad? Gaano kalayo ang pagitan ng kanilang nilakad? Lagi nating tatandaan. Tandaan muna natin na ang katumbas ng isang metro ay 100 sentimetro. Ang isang kilogramo o isang kilo ay katumbas ng 1,000 gramo, 1,000 gramo. Ang isang letro ay katumbas ng 1,000 mililitro. Tandaan muna natin yan kasi magagamit natin yan sa mga susunod na ating mga halimbawa. Katulad ng problem kanina, tingnan natin. Ang una muna natin gagawin ay i-convert. Isalin ang magkaparehong unit. Halimbawa, ang 600 sentimetro ay katumbas ng ilang metro? Isasalin muna natin yan. At ang 100 na metro ay katumbas ng ilang sentimetro? Katulad ng nasabi natin kanina ay may mga katumbas yan. Sabi natin gagamitin natin yan ngayon. Okay, halimbawa, ang isang metro ay katumbas siya ng 100 sentimetro. So, nilagay natin sa taas, ganito ang solusyon, 600 sentimetro. Tinanggal natin yung sentimetro, tapos ito naging 600. 600 over 100 equals 6 meters or 6 meters. 600 divided by 100 equals 6 meters o 6 na metro. Yan ang solusyon. Okay, ang 6 na metro naman, i-convert natin sa to sentimetro. Ang 6 na metro ay may katumbas na, ang isang metro ay may katumbas na 100 sentimetro. So, ang gagawin natin, i-convert natin 2 centimeters. So, 9 times 10 ay 100. 9 times 100, I mean, equals 900 centimeters. Okay, 900 centimetro o 900 centimeter. Ang 10 na metro equals 900 centimetro. Minultiply lang natin siya ng 100. Kaysa makatuwid, ang 6 na metro ay katumbas ng 600 metro at ang 10 na metro ay katumbas ng 100 sentimetro. Ibig sabihin, mas mahaba ang 900 sentimetro kaysa sa 600 na sentimetro kung ihahambing natin. Okay, nilakad ni Leo ay 600 sentimetro. Nilakad naman ni Alan ay 900 sentimetro. Mas malayo ang nilakad ni Alan kung ihahambing sa nilakad ni Leo. May layong 300 sentimetro o 3 metro ang nilakad ni Alan kung ihahambing sa nilakad ni Leo. Paano nakuha ang 300 sentimetro? Binawas natin ang 900 binawas natin ang 600 mula sa 900 kaya siya naging 300. Halimbawa naman pangalawa, nais tukuyin ni Lina kung alin ang mas mabigat sa dalawang regalo na ibinigay ng kanyang mga magulang.
Alin ang mas mabigat, ang kahon ng tsokolate na may timbang na 1 kilo o ang laruan na may timbang na 1,000 gramo or 1,000 grams? So, isanin muna natin ang magkaparehong unit. Ang 1 kilo o 1 kilogramo ay katumbas ng ilang gramo. So, ang ginawa natin, minultiply natin ng 1,000. Ang 1 kilo kasi katumbas siya ng 1,000 gramo. So, ayan ang solusyon. 1 times 1,000 equals 1,000 gramo. So, ang ating sagot ay 1,000 gramo. Kinonvert muna natin ang 1 kilo to gramo. So, kung isasalin natin naman ang 1,000 gramo to sa 2 kilogramo o sa kilogram naman, 1,000 times 1 kilogramo. So, tinanggal natin ang gramo, 1 times sa 1,000. Ang katumbas ng 1 kilogramo ay 1,000 gramo. So, 1,000 divided by 1,000 equals 1 kilogramo. So, yan ang process natin kung paano natin i-convert to gram to kilogramo o kilogramo to gramo. So, ang ating sagot, ang 1 kilo o kilogramo ay kasimbigat ng 1,000 gramo. Magkasimbigat lang sila. Sa makatuwid, ang dalawang regalo na ibinigay ng kanyang magulang ay magkasimbigat lamang o pareho ang kanilang bigat. Punta naman tayo sa pangatlong halimbawa. Tingnan ang larawan sa ibaba. Tingnan kung alin ang may mas maraming laman. Gaano karami ang lamang nito. Okay, sa unang larawan, 2 letro. Ang pangalawang larawan naman ay 1,200 letro. Okay, sabi natin kanina, ang katumbas ng 1 litro o 1 liter ay katumbas siya ng 1,000 mililitro. So, ibig sabihin, ang 1,000 mililitro ay katumbas ng 1 litro. So, bali, ang gagawin natin, imumultiply natin ang 2 sa 1,000 kaya naging 2,000 mililitro. So, yan, katumbas. Kung ang 1 litro ay 1,000 mililitro, so, ang 2,000 mililitro ay katumbas naman ng 2 litro or liters. Ang 1,000 ml o mililitro ay katumbas ng 1 liter o litro. 1,000 ml o mililitro ay katumbas ng 1.2 litro. So, ayan. Ang katumbas niya ay 1. Divided by lang natin ito, ang 1,200. I-divide lang natin siya ng 1,000. Kaya ang ating sagot ay 1.2 litro na siya. Magiging litro. So, ang sagot ay mas marami ang laman ng 2 litro kaysa 1,200 ml. Tandaan mo ha, convert lang. Bakit mas malaki? 1,200 nga mas malaki sa 2. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay ang dami. So, mas marami ang 2 letro kaysa sa 1,200 mililitro. Millimeter lang yan siya, mililitro. Okay, ayan, tandaan ha, tandaan. Subukan naman natin kung may natutuhan tayo sa ating napag-aralan. Okay, halimbawa, panuto, gamit ang mga unit na panukat, paghambingin ang mga sukat sa bawat bilang. Gamitin ang panukat na mas mahaba, mas marami, mas mabigat sa mga sumusunod na bilang. Isulat ang angkop na panukat. Okay, unang bilang, ang 90 cm o centimeter haba ng sandok ay
ano ang sagot natin? 54 cm haba ng kutsara. Ano ang ating sagot? Ang ating sagot ay mas mahaba. Ang 90 cm haba ng sandok ay mas mahaba ng o kaysa sa 54 cm haba ng kutsara. Ang 3 kilogram o kilogramo ng lansones ay blank kaysa 2 kilogramo ng karning baboy. Ang ating sagot ay magaling. Ito ay mas mabigat. Okay, pangatlo. Ang 750 litro ng tubig ay blank kaysa sa 1,000 mililitro na juice. Ang ating sagot ay mas marami. Ang ating sagot ay isa pang halimbawa. Panuto paghambingin at tukuyin ang simbolong na angkop sa paghahambing ng sumusunod na panukat. Isulat ang simbolong greater than, less than, at equal sa patlang. Isulat ang iyong sagot sa whiteboard o sagot ang papel. Number 1, 100 cm. Blank, 500 cm. Ang ating sagot ay less than. Okay, number 2, 3,000 mililitro. Blank, 5 litro. Ang ating sagot ay less than pa rin. Okay, number 3, 100 kilogram, blank 500 gram. Ang ating sagot ay greater than. Mas malaki ang 100 kilogram kaysa sa 500 kilogram. Okay, tandaan natin ang katumbas ng isang metro ay 100 sentimetro. Ang katumbas na naman ng isang kilogramo o kilogram ay 1,000 grams or 1,000 gramo. Ang katumbas ng isang litro ay 1,000 mililitro. Sa pag-aambing ng mga unit, gumagamit tayo ng mga salitang mas mabigat o mas magaan, mas mahaba o mas maiksi, mas marami o mas kaunti. Gumagamit din tayo ng mga simbolong ito. Ayan, makikita natin greater than, less than, at equal. Salamat sa panonood! Sana may natutuhan ka sa ating napag-aralan ngayon. Ako nga pala si Teacher Kalumpang, ang inyong nakasama sa iyong pagkatuto. Sa aking munting paraan, hangad kong kayo ay tulungan. God bless! Mag-ingat po tayo!